Hello, good morning, Ma Talola. Nakifesta kami dito sa Bagakay, Tinamba Camarillo ng mga batchmates ko. Ang patron saint nila dito ay si San Antonio de Padua, ang patron saint ng mga nawawala. Kaya, samahan nyo kami, mga kalola. Paguna niya lang yan. First time ko makipiesta dito sa Bagakay, Tinamba Camarillo. Papunta kami ng dagat kasi doon ang procession ng patron saint ng San Antonio de Padua. Maghanap kami ng mga sasakayan na libre. Kasi libre naman daw makisakay sa bangka. Pag ganitong procession, libre makisakay. Kaya first time natin maka-experience dito. Samahan nyo kami, mga kalola ng aking mga batchmates, San Antonio de Padua, dito sa Bagakay. Sabi nila 4 o'clock daw lalabas yung procession. Kaya lang 3 o'clock pala ngayon. Papunta kami sa dito sa dagat. Maghanap kami ng masasakayan kasi mahirap na, baka hindi kami makasakay. Nauna kaming tatlo dito, yung iba namin batchmates nasa huli yan, maghahanap din yun ng bangka. Nauna ako kasi baka hindi sila makasakay. At least dito sa mga kasamahan kong itong, baka makasakay kami kaagad. Kasi tatlo lang kami. Sila doon, anim yata. Kaya hindi sila, baka mahirapan silang makisakay. At least pag tatlo lang, madali lang makisakay. So medyo nahirapan kaming maghanap ng masasakayang libre. Pero marami naman bangka talaga. Magtsatsaga lang talaga maghanap kung sino ang pwedeng masakayan ng libre. Magpapasakay naman talaga daw sila pag ganitong fiesta. Libre kasi sa proseso naman yun. Basta hindi lang overload. Mag-overload yung mga pasaya. Halos lahat busy yung mga tao rito para sa sakay nila. Marami nang nasa laot na nag-aantay sa patron saint nila. Halos yata lahat ng tao dito sa barangay papuntang dagat kasi mag-a-attend sila ng procession dito sa dagat. Iikot dyan sa buong dagat kasi naniniwala sila na pag inikot yung dagat, marami silang aanihin na isda. Kasi last pandemic, 2 years yun, hindi sila nakapag-celebrate ng procession dito sa kanilang bayan. Kaya pinagdidiwang talaga nila ang kafestahan dito. First time na naman na makakapag-experience sila ng sakay fluvial procession ng kanilang patron saint after that pandemic. At first time ko rin dito makifiesta, mga kalola. Magandang experience ito sa akin kasi sa dagat, mag-iikot, parang masaya. Medyo natagal lang kaming makakuha pero nakakuha na rin kami. Sa wakas, papalaot na kami. Kahit hindi pa nag-umpisa ang proseso, nag-ikot-ikot pa kami. Nagbabatuan sila ng tubig at nagkakantsawa. Napakasaya pala dito sa dagat yung mga ginagawa nila, nagbabatuan ng tubig. Kaya yung mga cellphone nyo dyan nilalagay ng plastic para hindi mabasa. Pero ang hirap kaya kumuha ng video pag may plastic, kaya tinanggal ko. Iwas-iwas na lang sa nagbabato ng mga tubig. Masaya kasi yung banda nila. Katapat lang namin. Ang husay nitong nasakayan namin ng bangka kasi dun siya sa may una. Gusto niya ay sa likod. Kaya nakasabay kami lang sa papatuntun ng banda para sa procession. Maraming bangka ang sumali sa procession. Kaya makikita nyo dito sa dagat.
ang dami-dami bangka at mga nakasakay ng mga tao. Pero hindi siya masyadong puno kasi hindi siguro ang ano na para mabilis yung pag-anda ng baka capacity lang ng bangka dapat ang nakasakay para iwas siyempre sa pag-overload, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo, nagpapatuwa ng tubig. Nasa plastic siya na may tubig, yung parang sa yelo. Pinabalot nila, nalagyan ng tubig, tapos pinatapon at pinabato para mabasa yung katabing bangka. Parang tuwang-tuwa sila pag nakakabasa sila ng kapwa nila. Swerte ko sa ibang batchmates ko kasi dito ako nakasabay sa dalawang ito kasi sabay namin yung bangka. Ganito pala ang fiesta nila dito. Nakakatuwa. Sa dagat. Yung possession nila. Iniikutan yung dagat nila yung mga hanggang sa kapanan nila ng isda. Kasi naniniwala sila na pag naikutan na ito, abundant yung makukuha nilang isda o alimang makukuha na kukuha dito. Dito nakasakay yung mga batchmates ko, nasa ulihan daw sila. Kaya nakita mo yung nasa unang kami doon. Ito yung mga batchmates ko na nasa ulihan. Si Bong, si Evelyn, si Flor, si Pai Cesar, at si Kelly. Iba yung na-experience nila kaysa sa na-experience ko. Kasi dito sa na-experience ko, masaya dito kasi nasa unahan kami. Nakikipag-unahan kami sa mga ibang bangka para makalapit dun sa patron saint. Saka nasa tabi namin yung banda. Halos na mga bangka dito may mga katig. Yung katig yung mga parang pabalansa sa bangka. Pambalansa kasi yung mahabang kawalan. Ayan yung banda sa katabi namin, oh. Kinukumpasan ko yan, eh. Ang patron saint nila ay si San Antonio de Padua. Sa English, Saint Anthony. Ito daw yung patron saint ng mga nawawala. Na naniniwala sila pag meron ka daw nawawalang bagay. Tempting ka mag-pray sa kanya at makukuha mo daw yung nawawala hinahanap. Hindi man kaagad-agad pero makukuha mo ka. Galing magpatakbo ng mga sa bangkang ito. Halos akala mo magbabanggaan na sila pero namamaniobra ka agad.
bibili ka talaga dito sa mga namamangkang ito. Hindi sila nagkakatamaan, pero halos nagigit-giton sila. Yung banda kasi halos nasa likodan lang ng santo, mga dalawang baka bago ng santo, kaya nakikita namin dito yung procession ng santo. Hindi na kami sumabay doon papuntang kanan kasi dito na kami sa kanan para hindi nasiksikan ang pangabangka dito kami sa kanila. Maskip na doon kaya dito kami sa kanila. Ibig sa saka, no? Dito kami sa kaliwa bumaba. Ayan po yung nagbabatuhan hanggang sa pagdaong nagbabatuhan pa rin sila ng tubig. Kasi yun yata ang kinagalin nila na pag nagaano nagbabatuhan ng tubig. Ito na yung procession. Pagkagaling sa dagat, dadalhin daw to doon sa simbahan ng Bagakay. Ito na yung patron saint nila. Maliit lang to dito kasi ang tunay na ano nanonood sa simbahan yung malaking santo. Ito lang daw ang dinadala pag-procession. Thank you for watching. Ciao, Bella.